ko ano, Louis Vuitton, no? Peke. Para na minsan na sa araw na nagpapisa doon sa sasakyan ko, sabi niya, totoo bang hangar yan? Sabi, ba't may fake ba? Tapos ba? May fake ba hangar? Wala. Sobrang hindi siya makapaniwala sa nakikita niya, pinagtutudahan niya na sarili niya mga mata. Alam mo, sabi ko, nung unawaan kita, ako ba, kung may ari niyan, di pa daw makapaniwala eh. Kasi ako pa. Tama ba? Sabi ko sa kanya, ikaw nga hindi ka member ng Royal. Ako nga member na ako ng Royal. Nagugulat pa ako sa mga nangyayari sa amin eh. Lalo na ikaw, hindi ka member. Sabi ko, yung sumali nga, hindi ka mo magawa eh. Yung sumali nga sa Royal, hindi mo magawa, magka-amber ka pa kaya. Tama ba? Alam mo, marami mga bagay na kailangan mo munang disipin eh. Kung baga kailangan mo munang gawin bago mo makuha yung mga bagay na meron kami. Sa isip-sip ko, hindi ka makati ng training, tapos makabila ng kotse, magagawa mo pa. Wala akong umaman sa Royal na hindi umatin ng training. Niwala kayo sa akin. Wala akong kumita ng malaki sa Royal na hindi dumaan sa proseso. Unfair! Kami mismo hindi kami papayag. Kailangan mahirapan ka rin. Fraternity nga, hindi kayo yaman eh. Papahirapan ka muna bago makapasok. May initiation. Tapos dito, gusto mo, hindi ka mahirapan. Tapo ba? Eh, ito naman samahan natin. Hindi naman to barkadahanan. Hindi naman to kaibiganan lang. Aasenso tayo dito. Ang sasabi ko lang sa inyo, marami yung magagandang bagay na higit pa sa inaakala at inaasahan mo yung pwede mangyari sa iyo kung tatrabuhin mo ni Boson ko. Kailangan lang tatrabuhin lang natin. Kailangan na maging creative po tayo. Kailangan na maging imaginative po tayo. Patakpoy natin yung isip natin. Sa totoo lang, hindi naman ako magkakaroon ng H2 kung hindi ko naman din pinangarap yan. Kung hindi ko na-imagine yung sarili ko na balang araw magkakaroon ako ng ganyan. Bakit ko binili yan? Tulad sabi ko kanina, dahil sa project yan eh. Sabi ko, ano kayong sasakyan yung pwede kong bilhin na pwede i-represent yung produkto meron ako. Pag tinignan yung box ng Kojic, matigas, solido, di ba? Kahon, di ba? Rectangle. Oh, yun ang yung sasakyan na meron ako. Yes! Iba, iniisip ko lang ngayon, ano kayang kotse magiging lalabas kapag sa deodorant yung mama niyo meron? Hindi, tama, no? Kung yung mama sa tasa deodorant, ano kayang kotse meron yun? Pabilog, pahaba. Sa'yo na tayo, ano po? Nag-ini aside, minsan nakakatawa eh. And masarap tumawa. Lalo na kapag alam mo may kakainin yung pamilya mo. Yes! Marami pong tao, alam mo sino mga tao, wagas na wagas. Tatawa na ka, ano ba networking mo yan? Yeah! Natin magkain. Totoo po. Bakit siya sabi sa inyo to? Tumatawa tayo ngayon. Pag tumatawa kasi, nagiging masaya lang mo yung negosyo ginagawa mo, madali. Kasi pakiramdam mo talaga, dumadali. Kasi nga, sumasaya ka. Madaling mahirap siya sa totoo lang eh. Bakit? Madali in the way na lahat ng kakailanganin mo nandito na, ikaw na lang ang kulang. At pag pumasok ka rito, hindi mo kami kalaban, tutulungan ka pa namin. Isipin mo kung ilang daan tayo nandito, tapos bago ka lang. Yung halimbawa, ngayon ka lang sasali. Wala kami nandito, katulong mo kami. Kaya sa madali, kaya rin naman mahirap, lahat tayo nagtutulungan, marami din sa labas na humahatak sa atin eh. Tama ba? Yung mga tao na nawala na ng pag-asa sa buhay, yung mga tao na negative na mag-isip, yung mga tao na binibigay na lang sa iba yung misfortune na nangyayari po sa kanila, pinaprepare ko kayo sa mga bagay na pwede yung makasira sa focus ninyo sa Royal. Kailangan nyo, kapag may mga tao, mayroon mga bagay na makakasira ng mood ninyo, ng momento ninyo, itapon nyo. Kaliwanan po ba? Yes. Kailangan puro positive lang po tayo. Tapo ba? Kasi total, mag-iisip na lang din tayo, positive o negative, positive na lang. Yes. Alam mo, marami mga tao na negative ka, nasabihin sa'yo, hanggang bukas lang yung Royal, magsasarado rin yan. Sabi ko, nagsasarado naman talaga, tuloy nagagabi. Pero siya, ay, bumukas ulit yan. Tapo ba? Yes. Alam mo, sabi niya sa akin, hindi, hindi yan pang matagalan. Sabi ko, huwag mo igaya yung Royal sa relasyon mo. Buti, walang tumatagal sa'yo, akala mo, pati sa kumpanya, ganun din. Pero hindi, nakuha ng lahat yan. Sabi ko, ang Royal, parang lalaki yan. Hindi lahat ng lalaki, manulukot sinungaling. Meron pa rin ilang seryoso loyal katulad namin. Yes! Tama naman po, di ba? Yes! Akala kasi na po, kaya maraming kumpanya na nakaloko sa kanila. Maraming kumpanya na pinaasa lang sila, hindi natupad yung mga pangarap nila. Pare-pareho ng lahat ng kumpanya. Sabi ko, hindi pare-pareho yan. Merong katangi-tangi nag-iisang kumpanya na katulad mo natin. Sa mga taong may pag-asa ho, pero kumbaga may pag-asa pero nagdadala ng isip kung magtutupad pa o hindi, huwag ka mag-alala kaibigan, may Royal Business Club na para sa'yo. Yes! Kung may pag-
pag-asa naghihintay sa'yo. Maniwala po kayo, dahil nung sisimula naman ako, kung titignan mo ako, hindi mo naman matidistinguish eh. Nahiyaman mo ako. Kung baga sa isang crowd na katulad mo na maraming tao rito, hindi mo naman masasabi kung sino susunod na yayaman dyan. Tapo ba? Handpick yan. May pumipili dyan. Ang pumipili dyan, dalawang entity lang. Unang pumipili na susunod na yayaman sa negosyong to, yung taong yun. Pangalawa, yung gumawa sa taong yun. Hindi makulang yan. Yun talaga gumawa sa lahat ng taong yun, nasa itaas. Yes. Tapo ba? Kasi alam niya sa ginagawa ko, naniniwala ako sa bawat ginagawa ko, meron kasi nagmamantik sa akin. Meron nagmamantik sa akin sa bawat kilos kalaw na ginagawa ko. Kaya naniniwala ko bakit ako umaanin ng taga-harvest ako ngayon kasi yung mga itinulip ko magaganda eh. Kaya po yung nangyari sa akin, magaganda rin. Alam niyo, maraming tao, sabi ng mga classmates ko, sabi nila sa akin, oh, grabe ka. Successful ka na talaga ngayon. Yaman-yaman mo na. Alam mo, sabi ko, salamat, pero hindi pa. Nagsisimula pa lang ako. Tapos sabi niya, yabang naman. Sabi ko, paano naging mayabang yun? Nangangarap ka, mayabang na. Sabi ko, kaya maraming tao hindi umasenso eh. Pag nakakarating ibang tao na nangangarap, mayabang na agad. Ilusyonado na agad, ambisyoso na agad. Kaya ngayon, hindi mo makaangat-angat. Tamo ba? Pero masabihin ko, hindi, nagsisimula pa lang ako. Alam mo, sabi, mayabang ako, sabi ko, pinabutan ka. Bakit? Kung akala mo sa akin, super successful na ako ngayon, magkita tayo after 20 years. Sabi ko sa kanya, hinamak na yung kumpanya ko, ninegative mo ako, please do me a favor. Mag-iibigan pa rin tayo. Ano man naman, pero ano man naman mangyari, huwag na huwag mong pakalimutan ang pangalan ko yan, Mrs. Love. Sabi niya, bakit? Kasi ilang dekada mo na ngayon, kapag may nagtanong sa anak mo, na guro, magbigay ng pangalan ng isang kumpanya na 100% Pilipino, na multinational at isa sa pinakamayamang kumpanya sa buong mundo, na Pinoy, isa lang ang sasagot ng anak mo. Ano yun? Royal Business Club. Alam mo, pagkakas sa akin, paano mo nasigurado? Sabi ko, isa lang sagot ko. Isa ako sa mga tao sisiguruhin na gano'n ang mangyayari sa kumpanyang ito. Yes. Sabi niya, bakit? Hindi naman sa'yo yan. Kahit anong gawin mo sa kumpanyang yan, kahit na anong trabaho gawin mo dyan, hindi naman magiging sa'yo ko yan. Tama po ba? Yes. Sabi ko, oo nga. Pero kahit hindi maging akin ako yan, the fact na bago niya yung buhay ko at yung buhay ng maraming tao, sobra-sobra na yun. Yung gagawin ko ngayon, pasasalamat ko sa kanya. Alam mo, sabi ko, pangarap ko na yung Royal mag-isa sa pinakamayamang kumpanya sa buong mundo. Na kung Amerika, merong Macintosh o Apple. Ang Middle East, meron silang minahan ng langis at gaas. Ang Pilipinas, may Royal Business Club. Yes! Pero, yan parang ko, yun inisip ko, sabi ko, kailangan ko umikayat ng mga tao na maging katulad ko na palakasin ko ng negosyo ko. Bakit? Ramdam ko kasi na kapag lumalakas ko yung negosyo ko, lumalakas din kasi tayo. At ako lumalakas tayo, lumalakas ako yan. Yes. At ako lumalakas ako yan, yung Pilipinas, kung nasa tayo, lumalakas din, eh Pilipino ako eh. Yes. Tamo ba? Sabi ko, ito lang pagkakataon ko, ipapakita ko sa buong mundo na ang Pilipino, hindi lang sikat ang OFW, hindi lang sikat ang domestic helper. Na ang Pilipino sa Pilipinas, hindi tambay. Na ang Pilipinas, hindi makikilala bilang kurot na bansa. Ang Pilipinas, makikilala na bansa ng pinakamabuti, pinakamakikinis, pinakagwapo, pinakamaganda, pinakamayamang tao sa buong mundo. Yeah! Okay. Muna, kung yung iba, kilala as a rice-eating country, o ibang masa, kilala as pasta and pizza eating country, ang Royal. Royal products eating country tayo. Tao ba? Kung iba, kilala sa bansa nila yung mga brand naming ng Procter & Gamble, ng San Miguel products, o kung ano man, na Unilab sa atin makikilala yun. Bakit? Kumpanya natin to eh. Sa atin to. Tapo ba? Ito kumpanya to, tinutupad yung mga pangarap natin. Tapo ba? Sige nga, sabi ko, huwag ka sa Royal, labas ka. Alam ka ng mga tao na 20 years old pa lang, may bodyguard na, may montero pa. Sige, hanap ka. Wala kang makikita. Meron kang makikita mga ibang kumpanya na ang negosyo, parang kopya rin ako yan. Yung kinaya rin tayo, parang Royal din. Kaya parang may kotse rin sila. Oo, parang nagkakotse rin. Pero pag tinignan mo yung registro ng sasakyan, hindi naman kanila. Oo, parang may driver din kasi yung driver sila rin eh. Ito totoo po. Alam mo maraming tao,
they try to imitate us. Ang sasabi ko na lang, if you cannot beat us, join us. Unfortunately, sa inyo, whatever happens, you cannot beat us. Might as well, join us. Sa mga nandito naman, fortunate for us. Bakit? Nandito na tayo eh. Alam mo, sabi ko sa sarili ko, no, may mga tao nagsabi sa akin, hindi nyo na itatanong. Few times ago, nasabi ang teacher ko, tamatawa ko. Sabi sa akin, ano ba yung Mr. Lason, tamat-tamat mo naman, lagi ka nalang tulog, lagi ka pang late, late ka naka, tulog ka pa sa klase. Kasi kung 7:30 yung klase namin, 7:30 ako gigising. Oh, di syempre, maliligo pa ako. Titimplahan pa ako ng kape, eh ang hirap pa po namin yung chocolate natin kasi puro. So tutunawin pa kayo, iinumin mo pa. Tapos syempre magsasabon ka. Babagal ka talaga. Kasi kada kuskus mo ng sabon, ramdam-ramdam mo, kumikita ka eh. Sino pa naman hindi gaganahang maligo na mapapaligo ko talaga ng matagal. Tama? Tapos syempre mapapabango ka, eh lahat ng mga kasalubo mo, babatiin yung amoy mo. Kala nga namang hindi mo sabi, royal yan. Tama? In short, bago ko makarating sa school, late na nga ako gumising, tapos ang dami pa mga interference. Talaga late na, 7:30 ang klase ko, 7:30 to 10:30, darating ko 10 o 9:30. Oo, tapos tulog pa ako ng minsa. Nabi ko nung ako sabi sa akin, ano ba yung Mr. Lason, takat-takat mo naman. Ito, takat-takat-takat-takat-takat sabi sa akin, pinakuli ko 19 yan sinabi niya. Ba't ka ba laging puyat? Ba't ka ba laging late? Sinagot ko, sabi ko, may usually sleep around 2:30 in the morning. Nung panahon na yun, 2:30 pa. Kasi naging 4, naging 5 o'clock na eh. Sabi niya, bakit? Kasi po may negosyo po kung inahandil. Ang sabi pa naman, ba't hindi mo pwede, ba't hindi mo muna itigil yung negosyo mo? Tutal bata ka pa naman. Mag-focusin muna sa pag-aaral mo, yan importante. Alam mo, sabi ko sa kanya, ma'am, hindi ko pwede itigil yung negosyo meron ako. Bakit? Eh, dito ako nakakapag-aral eh. Kaya ako nakakapag-avail at tuition fee ko sa eskwela ito at kaya ako ngayon sumasweldo mula sa tuition fee binabayad ko. Dahil po sa Royal, naninegosyo ko, kung ititigil ko yun, hindi ako makapagbayad sa eskwela ito. At kung walang magbabayad sa eskwela ito ng estudyante, walang sweldo yung mga teacher na kapunin. Tama. Yes. Tama. Dito ko, pero masabihan kang tamad. Alam mo, sabi ko, ma'am, hindi pa sumisigat yung araw, kumikita na ho ako. Tulog na yung umaga, lubog na yung araw, kumikita pa rin ako. Madaling araw na nagtatrabaho pa ako, hindi mo pwede sabihan, tamad. Lalo na teacher ka. Nandito ka para i-nurture ang isip namin, hindi para i-demotivate kami. Sabi ko, buti pa sa Royal eh. Puro mga motivation, puro mga inspiration tinuturo ng mga speaker. Magkamali ka, tuturuan ka pa. Bumagsak ka, iaangat ka. Tapos dito, sumapply ka ma, wala kang patayaan ulit. Tapos ko ilan, bumagsak ka, bayad ka ulit eh. Isipin mo, nahirapan ka na nga itindihin yung lesson, papagalitan ka pa. Hindi ko nga maintindihan, ang hirap maintindihin, tapos sisigawan pa ako. Samantala sa Royal, hindi ko maintindihan, tuturuan ka ulit, papainamin ka para recall. Tama? Yes! Kumbaga, isipin mo, hindi, sa totoo lang, tignan yung mga apply nyo, madaling araw, detect sa panyang bagay, gusto niya kasi matuto kayo. Tama ba? Sa katito, yung pinag-aaralan mo ngayon, bukas ma-apply ko lang agad. I have nothing in schooling. Wala po akong, kumbaga, hindi po ako galit, wala po akong against the teachers, okay yung mga yan. Nagkataon lang, may specific teacher daw, may ibang teachers lang talaga na irrational. Hindi ko sabihing mali, irrational lang, nasa maling panalaw ang pagtingin. Tapos bibida pa niya, alam nyo ba, yung mga graduate ng college, yan yung mga nakakabili ng mga condominiums, nakakabili ng mga sasakyan, dito, ganyan, dito, ganyan. May classmate ako nagtanong, ma'am, graduate po ba kayo? Sabi niya, syempre naman, kaya ako teacher nyo eh, makapagturo ba ako dito na graduate? Tinanong niya ngayon, eh di ba may kotse po kayo? May condominium po kayo? Nakapunta po kayo ng bansa. Sabi niya, time, class, dismiss. Hindi, totoo. Totoo yun. Very natatawa po kayo. Pero kung kayo yung teacher mo na yun, sigurado ko, maniliit ka sa kahihiyan. Kasi yung sudyante na tanong, na-online ko yun eh. At sinabi niya, yung apply niya, bata pa lang, the driver na, marami pang kotse. At hindi lang Hong Kong at Singapore ang napuntahan. Nakapunta na ng Amerika, nakapunta na ng Middle East, ng South America, ng Europe ilang beses. Sino yun? Sino Lasco po yun? Yes! Totoo! Ayun, wala ko ng araw na yun. Hindi na ako nakikita. Hindi ko kami nakikita. Ayaw ko na yung kwenta iba. Basta bottom line ko ngayon, na ako gumamping. Anong connect?
Wala lang. Na-share ko lang. Masama ang ulo ko hanggang ngayon. Hindi ako get over. Eh, since malayo naman siya rito sa Bicol, hindi niya maririnig yung sinasabi ko. Kaya mga video, maririnig na rin yun. Kaya kung nakikinig ka man ngayon, buti nga. Ganun ako talaga eh. Hindi ako plastic, hindi naman ako mabuti. Kumbaga, ayoko naman humarap na sobrang bait ko talaga na parang hindi makabasag pinggan. Hindi naman ako kasi ako ganun. Tao rin naman po tayo. Parang hindi naman po tayo magkaret. Tako ba? Pero yung huling binanggit ko sa teacher ko, alam mo sabi ko sa kanya, ma'am, huwag ka mag-alala. Kapag dumating yung pagkakataon na nabuksan ang isip mo at gusto mo na mag-royal, lumapit ka lang sa akin. At pag lumapit ka, hindi lang kita kakamayan, yayakapin pa kita. Sabi ko sa kanya, tutulungan kitong masensong. Bakit? Isa kang magandang halimbawa na mula sa isang tao super negative, umasenso dahil because of naging positive sa royal. Kaya lang po, hindi siya sumali. At nasakala pa ho doon, yung co-teacher niya, yun ang sumali. At yung co-teacher niya po, may ipang ganun po sa sakyan ngayon. Because of Royal. Yes! Opo. At pag nakikita po sila, siya sabi ng co-teacher niya, sabi ko sa'yo, sumali ka na kay Paolo eh. Then, totoo po, yung mga teachers ko, yun ang nagsisalihan, nagkaroon sila ng maganda resulta ngayon. Alam mo, naging hindrance lang po, dipin sa pagyaman, sa kasi hindi umaman. Decision. Yes. Decision lang. Hindi niya lang ma-accept na mayroon palang isa po pa niya na kaya kang pa-asenso eh, so na napaka-iklip pa noon. Dahil sanay po siya na para magkaroon ka ng sasakyan, magkatrabaho ka muna ng ilang taon, tapos mag-load ka pa sa kalang kakakotse. So rin hindi po uso daw. Tabo ba? So rin hindi uso ilang taon, hindi po uso ilang buwan. Alam mo, sabihin ko lang kung resulta pag-uusapan, masyado nang marami. Kung isa-isa ko, hindi tayo matapos agad. Nandito lang po ako sa inyo para excited lang po kayo dahil maniwala kayo sa hindi. Maraming mga ganang bagay ang pwede mangyari sa buhay natin. Nandito ako sa harapan ninyo bilang buhay na patunay na ang negosyo kong ito talaga nakakapagpapago ng buhay. Huwag na lang po ako tingnan nyo lang yung mga tao nasa ilalim ko, yung mga tao masenso na rin. Hindi lang ako. At pag lang po ako, kumbaga, hindi naman ako top 10 ulit ko, I am not one of the top performers of Royal, na 1 to 10 o 1 to 20. Hindi pa ko yung mga yun. Marami pang mas magagaling sa akin. Marami pang mas malalang sumita sa akin. Kung ako nga, kung kami nga, nagawa namin ito. Kayo pa. Sa muli, ito na sabihin ko, kung sino man na nasa kwarto ito at gusto matupad yung mga pangarap niya at naniniwalang matutupad niya yung pangarap niya sa negosyo ito, ngayon pa lang, magpasalamat na ho kayo sa mga tao na nag-invite ko sa inyo sa negosyo ito. Yes. Alam niyo po kung bakit? Kasi sa negosyo nito, dito magsisimula magbago yung buhay. Kung sino man ang nasa kwarto ito na hindi naniniwala sa negosyo, meron tayo ngayon. Ako naman po yung ipapasalamat sa inyo. Dahil kung hindi po dahil sa mga taong negative at sa mga taong puro ng duda katulad ninyo, hindi po aasenso yung mga tao katulad ko. Please do as a favor, kung negative ka, kutsain, asarin mo yung mga tao nag-invite sa'yo. Inegative mo, uy, gusto yung mama. Uy, gusto yung makakotse. Uy, tanda-tanda na nagpapoto pa sa bata. Asarin niya lang ganon. Oo, parang tao inaasar mo na ganyan, magsusumikap, magkikigil. Aasenso na lo yan. Ang mga taga-royal naman, kapag yan nagalit, hindi naman masamang tao yan, hindi gaganti sa iya. Ang gagawin na niya, magsusumikap lalo yan para lalo umasenso. You know why? The greatest revenge that we can do is passive success. Yes! Habang tayo po ipinababa, huwag kang mag-alala, lalo kang aangat. Tama. Dahil yung mga tao ipinababa, yun ang umaangat. At yung mga tao nagmamataas, yun ang babagsak. Tama ba? Kaya sinasabi ko sa mga tao nangahamak sa akin, huwag kang mag-alala, dati pa babangon ako. At tutulungan kitang umasenso. Hindi naman niya kasalanan kung bumigay na siya eh, kung nawala na siya ng pag-asa eh. Tayo ngayon, nandito tayo, punong-puno tayo ng pag-asa at kahit kailan hindi tayo mawala ng pag-asa. It's our responsibility to help them. Tapo ba? Blessed of us, naniniwala tayo sa negosyo ko. Not all people are blessed to believe. Sa mga tao naniwala sa Royal, mangyayari po sa inyo higit pa kung sa nangyayari sa amin. Alam niyo, sa totoo lang ho, nung nasisimula ako, yung Baguio pangarap ko yun eh. Totoo lang, baga pangarap ko pumunta ng Baguio, yung dito sa, ewan ko ang tawag dyan. Basta yung maganda ho dyan na double,
Si Do punya si Bayo. Si Do punya si Isi. Ito na nakalimutan ko. Ha? Basta yun. Hindi pa ako nakapunta dyan hanggang ngayon. Nung bata ko ako, gustong-gusto pumunta dyan. Sabagay, bata pa rin naman ako ngayon. Oo. Hindi pa naman huli. Hindi pa ako nakakapunta pa rin dyan hanggang ngayon. Pero sa Brazil mo, nakapunta na ako. Yes! Oo. Hindi pa ako nakapunta, kumbaga, hindi pa ako nakapunta dyan. Pero sa Europe, nakapunta na ako. Ang masasabi ko lang, ang dami ko na pupunta, natutuwa ako. Kasi dati, hindi ako makalabas ng bahay. Ingit na ingit ako sa mga classmates ko kapag summer. Kinakwento nila, nag-out of town yung family nila. Nag-vacation yung pamilya nila. Nag-out of town yung pamilya nila. Kaya sa akin, nasasaktan ako minsan dahil alam kong hindi namin kaya. Hindi ko naman matawid ito. Mahikayat yung mga magulang ko dahil kapag summer na nakakabawi yung mga yun. Kasi yung parents ko, nagtitinda kami ng mga seafoods. Eh. Seafoods, isda, yun, ipon. Pinapaganda ko lang seafoods. O paano mga sosyal? Pagsabi kasi, ano negosyo nyo? Ano nagbibenta kami ng mga seafoods? Para mayaman. Pero sa totoo lang, isda, tahong, ipon. Pag summer ko, doon na sila nakakabawi. Kaya ako, hindi ko sila maubligan na mag-out of town kami. Alam mo ngayon, natutuwa ko bakit. Kasi kaya ko every time. Kumbaga, hindi na pinag-uusapan yung pera eh. Ano na lang, yung availability na lang ng oras. Kailan walang pasok yung mga kapatid ko, kailan ba kanto yung mga magulang ko para sabay-sabay kami. Kaya na ho namin kahit anong oras. Alam na, alala ko nga before, kaya natutuwa ko ako kasi nung nag-aaral pa ako, especially in my elementary and high school years, yung nanay ko kahit walang pera yan. Kahit nasako-sako lang yung pera niyan, ibibili ko na magandang bag niyan. Para lang ganahan ako mag-aral. Alam mo yung guilt feeling na alam mong ang pera niya sako lang, kinutak pa niya sa ibang tao, maibili ka lang. Hindi mo lang pwedeng sabihin na, mami, wag na. Kasi parang pinahiya mo rin naman siya. Parang pinaalam mo sa kanya na alam mo na wala siyang pera. Hindi ko rin masabi yun. Tsaka isa pa gusto ko rin kasi. Mga klase mo, gaganda ng gamit, gaganda ng bag. Tapos ikaw, lumayin bag mo. Dito ba ako po? Gusto ko rin naman. Guilt feeling eh. Kaya lang, hindi ko talaga pigilan. Kaya nang kumita ako sa nila, alam mo sabi ko sa kanya. Kasi pag may bali ko ng bag, alam yung, sigurado ka ba rito? Parang, mami, okay pa to? Sabi sa akin, sige, pumili ka lang dyan. Ako bahala sa'yo. Hindi ko makakalimutan yung sa'yo, ako bahala sa'yo. Kaya nung first time ko pumunta ng Europe noong 2009, sabi ko sa nanay ko, huwag ka mag-alala ma. Tulungan mo ako mag-ipangin ng gamit ko. Pagbalik ko, meron akong regalo sa iyo. Ano yun? Basta ako bahala sa iyo. Oo. Oh, pag uwi ko, binili ko ng bag. Louis Vuitton na bag. Yes! Oh, at totoo ay nanay ko. Kasi sabi niya sa akin, first time niya makagamit ng bag na pagsisigwenta niya ng halaga. Sabi ko sa kanya, huwag kang mag-alaram ma. Kung yan ang first time mo, hindi yan ang last time mo. Yes! Dati ang panahon, yung bag na yan, hindi mo napapansinin, pamalengke mo na lang yan. Yes! Bakit? Sawa ka na kasi siya. Opo, yun ang sinabi ko sa kanya. Sabi ko lang, basta, ako bahala sa'yo. Iba pala yung pakiramdam ng ganun. Iba pala yung feeling na kaya mo ibalik sobra-sobra pa yung mga naibigay sa'yo. At ibabalik mo hindi dahil sinisingil ka, kundi kaya-kaya mo kasing gawin. Iba pa yung pakiramdam na yung refrigerator mo, dati, pagbukas, tubig na nga ang laman, hindi pa malamig dahil walang kuryente. Sa ngayon, na hindi mo na maisarado dahil punong-puno na ho ang laman, sira na yung magnet. Oo, pag sasarado mo, pumupukas, parang ang dami laman eh. Sabi ko dati, yung refrigerator natin may ulcer. Ngayon may sakit pa rin, ano yung obese. Iba ho yung pakiramdam. At iba yung pakiramdam kapag dati ang problema mo, laman ng ref, ngayon ang problema mo, bagong ref sa mo ilalagay. Yes. Hindi, totoo ko. Tapos, nakakatuwa kasi, kasi ano naman kami, hindi na kumaga, sanay naman ho kasi kami ng simpleng buhay. Hindi naman kami maluho. Kaya, it never fazed me, napapasaya ho ako kapag nakikita kay nanay, walang tontonan doon sa mga bagay na nakikita niya, na first time niya lang na-experience. Yung nanay ko, first time niya sumakay ng aeroplano, at kung pagsakay niya ng aeroplano, kumandar. Hindi yung sumakay lang siya. At yung first trip na nasakyan niya po, out of the country kagad. Wow. Hindi yung Pilipinas lang. First trip na sumakay ng aeroplano, puta kami ng Hong Kong. Yung nanay ko, hindi pa yung nakakapunta ng Enchanted Kingdom.
Pero di sila, naisama ko na yan. Yes. Yes. Yun ang maganda. Alam mo, sabi ko sa kanya, yung nanay ko sa totoo lang, hindi pa siya nakakakit sa stage eh. Kasi nung graduate ko yung kapatid ko, wala, ano nangyari? Wala siya ng graduation day. Ganon din ako. Nung graduate ko ako, wala na akong graduation day. Nandun ako sa Peru, sa Machu Picchu. Alam mo yung Machu Picchu? Kung saan pinanak si Pikachu? Then, doon po yung one of the seven wonders of the world. Habang yung iba, umaakyat sa stage, naiiyak yung mga magulang. Iyak-iyak sila. Yung anak po, tapos na pag-aaral. Bukas pa kalaw, mag-aasawa na. Bakit? Kasi buntis na yun eh. Pero paano ba naman iiyak? Ilang taon pinaghirapan ng mga magulang yan, graduate na college. So pag-graduate na mag-aasaw, bakit? Bakit pag-graduate, may laman na yun dyan eh. So buntis na, oo. Oh. Yung nanay ko naman, iyak din na iyak sa kaligayahan. Yung anak ko, nasa Europe na naman. Alam ko na yan! Mataw ko ba? Hindi naman ako sa pag-iyapan. Grabe yung nangyari sa akin. Pwedeng, kumaga, hindi naman, kumaga ano eh, paano ko mapaliwanag? Sa ilan ko, kung grabe mo talaga. Kasi isipin niya po, pinangarap ko ito dati, mangyayari sa akin, sabi ko, balang araw iikot ako sa buong mundo. Balang araw mabibili ko yung mga gusto kong mabili. Balang araw ganito, balang araw ganyan. Yung balang araw na yun, nagwalang date, hindi ko alam, ilang taon lang pala, hindi pala ilang dekada. Tingnan niyo po, di ako idea. Last year, 2011, it is my last year na sa school. Tinrabaho talaga yung pag-aaral ko, sabi ko. Nagpupuntihan ko na to. Last year, oh, medyo naglalo ako sa Royal. Ang ginawa ko, tinapos ko muna yung status ko. Kasi graduating na ako eh. Sa wala na ako mag-aral eh. Kumbaga, pag hindi ko pa tinuloy yun, mag-7 years na ako sa college eh. 5.5 years ako, ito ba tumatawa kayo dyan? Ano kayo? Mayaman naman ako. Graduate ka nga, naman ng trabaho.